Praise the Lord, mga kapatid. This is Sister Nelia again. Welcome to my channel, Ladies Devotional Time here. And today, mga kapatid, ang Bible story na kukunan natin ng lesson ngayon ay ang story ni Ruth. But before anything else, I give glory and thanks to God, our Lord Jesus Christ, for this privilege once again that He gave to us na makapag-share ng salita ng Panginoon sa inyo, mga kapatid. At without further ado, but before anything else, shout out to all ladies there. Sister Bibbs told me na i-share daw niya to sa mga ladies dyan sa Manila. Praise the Lord sa inyo, mga kapatid. Okay, without further ado. Actually, mga kapatid, the Book of Ruth, sa una, dati, mga kapatid, pag nabasa ko itong Book of Ruth, parang ano lang, parang sabi ko sa sarili ko na walang importante. Baga, sa akin lang, I'm just being honest to myself, nung pagbasa ko sa book ng Ruth, hindi gaanong interested. But, there's really a reason why God put this story of Ruth here. Kasi sinabi ng Panginoon, all scripture is given with the inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof. Maraming bagay, bakit maraming rason bakit nilagay ito ng Panginoon in the Book of Laws, in the compilation of the Bibles, mga kapatid. So, tunghayan po natin ngayon ang story ni Ruth. This might not be only one session, mga kapatid, because I'm trying my video to be just 15 minutes long, because if too much 15 minutes, wala na yung ano ng mga tao, parang naboboring na. So, I'm trying my best. Alright, so, kung hindi nyo pa po nabasa ang aklat ng ni Ruth, I would suggest, mga kapatid, na let's revisit again. Kung nabasa nyo po noon, let's revisit again and look up the story of Ruth. So, as a summary, mga kapatid, si Ruth ay isang babae na hindi siya sa Israelites. Taga Moab. She's a Moabite, mga kapatid. At ang story nito, doon kasi, in the land of Judah, nagkaroon po ng kagutom. So, may dalawang mag-asawa, si Naomi and Elimelech. They decided to go to another nation, which is called Moab. And itong si Naomi at si Elimelech ay may dalawang anak po. May dalawang anak na lalaki. Ang pangalan po ay Malon and Chilion. So, doon po sila sa Moab. While they were in Moab, namatay po yung asawa ni Naomi. At itong dalawa niyang anak na lalaki ay nag-asawa ng taga Moabites. Ang pangalan po ay si Orpa and si Ruth. Okay? Yun po. Yan po ang nangyari. Nag-asawa po sila. At nang narinig ni Naomi, nung nalaman ni Naomi na nawala na yung tagutong at binisita ng Panginoon ang land of Judah at binigyan sila ng pagkain na bumalik na yung sagana ng pagkain doon. So Naomi now decided na babalik siya doon sa land of Judah. And then silang tatlo, 'di ba, namatay na nag-asawa yung dalawang anak niyang lalaki at namatay pala yung dalawang anak niyang lalaki at ang natira na lang si Naomi at yung dalawang
babae, si Oprah at si Ruth. So, nung nalaman niya ni Naomi, sabi niya, pupunta siya, babalik siya doon. At kasi wala na rin naman ang anak niya, wala na yung asawa niya, at saka narinig niya na nagkaroon na ng abundant food na din doon. So, they decided to go there. Nung habang naglalakad sila mga kapatid, pinaparaphrase ko na lang po ito mga kapatid, hindi talaga sinabi naglalakad, pero inano ko na lang ang story, narrate ko na lang. So habang naglalakad sila, maybe they were in the middle of their journey going to the land of Judah, bigla na lang naisip ni Naomi na parang nagkaroon siya ng doubt. Sabi niya, hindi ko alam kung anong mangyayari doon. So sabi niya kay Oprah at kay Ruth na bumalik na lang kayo doon sa huwag kayong sumama sa akin. Maraming reasons si Naomi, mga kapatid. Talagang inano niya yung dalawang babae na huwag sumama sa kanya. Sabi niya sa dalawang daughters-in-law niya na, go, return each to your mother's house. The Lord deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. Sabi niya, anuin kayo ng Panginoon, kayo bang hindi kayo pababayaan ng Panginoon, bumalik na kayo doon, huwag na kayong sumama sa akin. At marami pang rason si Naomi, mga kapatid, na hindi niya gustong sumama sila sa kanya. Pero itong dalawang babae, gusto talaga nila, umiyak sila, oh, gusto namin sa iyo, gusto ka namin, Naomi, gusto namin po umano sa iyo, sabi din ni Naomi. Ipinipilit niya talaga yung dalawa na huwag sumama sa kanya. Sabi niya, wala na, patay na yung asawa ko, hindi na rin ako magkaroon ng anak. At kung magkaroon man ako ng anak, hindi rin kayo makapaghintay na inyong mapaangasawa niyo muli. So, there's no hope talaga daw, sabi niya. At isa pa, nag-doubt din si Naomi kung anong kahinatnan niya doon sa Judah. Baka ano mangyari. So, wala, takot siya na gusto niyang ano. Pero, umiyak na naman yung dalawa. Sabi niya na gusto daw talaga niya. Another reason ni Naomi na ayaw niya sumama sa kanya, dahil nga iniisip ni Naomi na ang Panginoon ay naging bitter sa kanya. Yun yung naisip niya, bitter sa kanya. Ayaw niyang madamay yung dalawang dalaga. Anyway, hanggang sa kakapilit ni Naomi sa kanila, yung isa gumive up yung isa, okay. So, hinalikan niya si Naomi, so hindi siya sumama kay Naomi. Si Oprah yun. Ngunit ito si Ruth, siya yung character natin na pag-usapan ngayon. Ito si Ruth, mga kapatid, ay hindi siya talaga nagpadala. Sabi niya na sasama ko sa iyo, till death do us part. Kahit anong mangyari, Naomi, ang makapaghiwalay lamang sa atin ay ang kamatayan. Ang Diyos mo ay magiging Diyos ko. Yan po yung sabi ni Ruth. At yun nga, mga kapatid, sumama si Ruth sa kay Naomi. At we will do our video as short as I can. So we will stop there, mga kapatid. But alam na natin ang mga pangyayari na may magandang nangyari sa buhay ni Ruth, mga kapatid. But we will stop our lesson for today because we gonna dig in little by little this lesson. Because hindi ko pwedeng maisambulat agad sa 15 minutes ang buong story ng ni Ruth. So, himay-himayin po natin. I will stop there and then I will tell you the lesson of the story for this in this chapter 1 alone from chapter 1 verse 11 to 14. So, ang natutunan ko dyan, mga kapatid, sa buhay natin, there are so many reasons sa mundong ito na para bagang hinihila tayo na wag
mag-step forward para sa Panginoon. Maraming mga problema na dumating sa buhay natin na nakaka-discourage. Sa buhay ni Ruth, nung nalaman niyang namatay, nung namatay ang asawa na niya, isa na yung pinaka-biggest biggest problem niya na kung tutuusin, gustuhin na lang niyang mag-isa, gustuhin na lang niyang magpulong sa depression dahil sa nangyari sa kanya. Pero, hindi ganun ang character ni Ruth, mga kapatid. He believes in the God of her husband. Siguro, kasi mga 10 years na sila nagsama ng asawa niya, sinabi po sa Biblia, at 10 years sila doon sa Moabite, sabi niya, sa Moab. So, medyo matagal na panahon. At of course, sa pag-asawa niya sa anak ni Naomi, of course, sinabi ng anak ni Naomi sa kanya na kung may anong klaseng Diyos sila. Siguro, palaging sabi ng asawa niya na faithful ang God nila. Na, di ba, alam natin na ang mga pangyayari sa Biblia na how many times ang mga Israelites nagkasala sa Panginoon. At every time na magkasala sila, tatawag sila sa Panginoon na mangingi ng tulong at ang Panginoon ay nandyan. Tinutugon ang mga prayers nila. So, alam na alam yan ni Ruth na ganyang klase ang Diyos na nas pinaglilingkuran nila. That's why nakintel na yan sa isip ni Ruth na napaka faithful ng Diyos ng Panginoon na ito. Kaya nung nalaman niya na nung namatay ang asawa niya, hindi yun naging hadlang na huminto si Naomi. Si Ruth, hindi yun naging hadlang kay Ruth na hindi siya mag-go on sa iyang life, sa life niya. That's one of the reason na kung tutuusin, gusto na lang niyang dyan na lang siya sa Moab. But dahil alam niya kung anong klaseng Diyos ang mayroong Diyos sila, Naomi, kaya yun, gusto niyang magpatuloy. Gusto niyang sumama kay Naomi, mga kapatid. In our life, babalik tayo. In our own situation also, mga kapatid, marami ng mga bagay pinapakita ang Diyos sa atin na faithful siya, na Diyos siya na pag meron tayong kailangan, Diyos siya na kahit how many times we fail, how many times nagkasala tayo sa Kanya, at nung tumawag tayo sa Kanya, nararamdaman natin ang kamay niya, nararamdaman natin ang provision niya. So ganyan natin alam ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid. But again, the devil tries to put things in front of us to hinder us. Nasabi na dami mo na nga problema, ang asawa mo ganito, ganun, ang anak mo ganito, ganun. Maraming reasons that is easy to give up. But ang masasabi ko lang, mga kapatid, because it's almost time, huwag kang makinig sa mga enticement sa iyong laman. Enticement sa temptation ng kaaway. Patuloy ka lang mag-cleave sa Panginoon. Patuloy mong gawin ang mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Ito po ang masasabi ko, mga kapatid. You might think na it's better to give up. But hindi po. It's much more better to hold on to God. Dahil po, yung mga naranasan mo ngayong mga kahirapan, mga kapatid,
is just a process. It's not God, hindi yan inalaw ng Panginoon na mangyayari sa iyo para ikaw ay gumive up. Inalaw yan sa iyo ng Panginoon para ka matuto. Dahil meron siyang gustong ipabatid sa iyo. Meron siyang gustong ibigay sa iyo na lesson, mga kapatid. And in that lesson, that's where we grow. Hindi po tayo lalago sa pagiging Christian pag hindi tayo marunong magdala ng lesson na yun. Kung hindi tayo tumingin sa learning. Very important po na maging sensitive tayo sa mga pangyayari sa buhay natin. Huwag po basta-basta magdesisyon ng wala sa ayos po. Always, in times of problems, always come to the altar. Run to the altar first before you run to your friends. Because doon sa altar po, doon mo po malalaman ang sagot ng mga problema mo. Dahil in the presence of the Lord, there is fullness of joy. Doon mo po unti-unting malalaman na process lang pala ito ng Panginoon. Doon mo po sa altar malalaman na hindi pala ito para sa kapakanan ko. Para pala ito sa kaayusan ng buhay ko. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Hindi yan binigay sa iyo ang problema na yan para magmukmuk ka. Hindi yan sa iyo binigay ang problema na yan para mag-back out ka. Binigay yan sa iyong problema na yan para may matutunan ka at para naman matulungan mo yung iba. Ganyan lang po ang buhay, kapatid. Kailangan talaga nating makikipag-fight because the reward is great. Think about this, mga kapatid. Kung huminto ka, magiging maganda ba ang kahinatnan mo? Hindi po. Hindi po solusyon ang huminto. But think about this. Kung magpapatuloy ka, at titingin ka lang sa Panginoon, do you think your reward is great? Yes, mga kapatid. My Bible tells me so. Great is the reward. Hanggang dito lang po, mga kapatid. I hope na ito'y tumatagus sa puso mo. At huwag mong pabayaan ang sarili mo, mga kapatid. Tulungan mo ang sarili mo. Dahil fight mo to. Fight mo yan, mga kapatid. Fight ko rin to. Iba-iba po tayo ng mga struggles. But if you keep on holding on to the promises of God, remember, God is faithful. Alright. God bless you, mga kapatid. See you next time. We will continue the Book of Ruth.